So may bago na namang nilabas na MTB si Krosta. Another 12 speed din naman, and syempre on the budget. Ito si Krosta 900. So nagustuhan ko yung premium ito, mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. So like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, bar check na natin si Krosta 900. So ito yung latest na 12 speed na nilabas si Krosta. So tignan natin kung ano nga ba yung nagustuhan ka dito sa premium ito. Ang dami nang nilabas si Krosta na MTB, 11 speed, 12 speed. Ito yung latest sa 12 speed niya. So yung premium ito ay alloy 6061 yung material. So yung size nito medyo malaki to. Papunta na lang large to, size 18. Yung usual na mga nababayacheck natin, size 16 pero ito ay 18. Tapos yung kanya effective top tube dito ay 58 cm. Yung head tube nito ay tapered na rin. Ito yung logo ng Krosta, yung kanyang taas 29er. Ayan, may 29 dito, malamang sa malamang. Ito yung size ng gulong niya or yung frame niya, masyadong malapad. And yung may nakalagay dito MTB, enjoy the excitement of sports. Sa down tube, yung kanyang mismong brand, yung model ang hinahanap ko. Hindi ko alam kung nasaan yung mismong nagsasabing Krosta 900 to. Ito lang yung mga decals niya. Ito lang yung mga decals niya, sport and leisure, mountain race 1. So yung 900 ang hindi ko mahanap. Pero sabi dito kay Budget Bus Cavite, Krosta 900 daw yung specific model nito. Yung down tube, nandito pa rin yung ating lagayan ng ulo mo ng beer. Dito sana mas okay kung meron ding isa kasi maluwang pa naman to, size 80 naman yan. Yung cable routing ay internal sa kanyang down tube. Left side, ito yung kanyang RD cable. Ito naman yung kanyang brake cable, naka-external cable routing. So nasa inyo kung itong cable na to, ipapasok nyo dito. May bakante pa namang isa, pero yung ibang tao kasi gusto nila external na lang yan para madaling ma-maintenance. So nasa inyo yan. So yung kanilang FD ay wala. Dahil naka 1x2, pwede bang maglagay ng FD? Tignan natin. Okay, wala. Wala siyang stopper doon. So yung frame ni Krosta 900 ay 1x specific. Walang daanan dito. Side swing wala. Top pull ay wala rin. So yung kanyang crankset, Halotech. Meron lagos pumunta sa mundo sa Skyrim ng mga alien. Meron lagos pumunta sa mundo nila Eugene. 170mm, Halotech. And alloy na to, 34 teeth yung chain na ginamit. Uy, okay na rin to, YBE, no? So YBE na rin yung chain na ginamit kay Krosta 900. RD cable, dumaan dito, yung usual. Yung RD nito ay Senza RX12. Ito yung bang kaminiwan natin nakikita noong 2021 pa. Panahon pa ng pandemic. Ito naman, 12 speed to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang bilang nito, 11, 50 tick yung usual sa mga 12 speed pa. And yung kanyang hubs ay alloy pero ball bearing pa yan. Spokes ito ay stainless, 32 pieces. And naka-shredder valve. Ito naman kanyang double wall alloy rim. Parang meron siyang ano dito, brake line. Yung kanyang rim dito. Pero alloy na rin yan. Yung gulong ay Kenda. Kenda na rin. Yung size niyan ay 29x2.10. So Kenda tires. Wala yung specific na model lang Kenda. Basta Kenda lang siya. Pero mukha namang legit yung Kenda niya. Hindi naman siya yung sticker na dinikit dito. Ito yung 2.10 fast rolling. So siguro maksa yan. Huwag yun ang gawing 2.20. Baka sumabit pa. Dito naman sa likod. 160mm rotor, 6 volts. Ito yung post mount niya, sib seamers, and meron siya ditong stand na preview. So sa seat post naman, 27.2. C-clamp, quick release. Alloy na to. Ball bearing yung kanyang stock pedals. Single bolt yung kanyang seat post. Upuan, medyo malambot na rin, Krosta. Yung fork naman, 80mm travel. Size 28 and bakal pa yan. Yung usual sa mga ganitong budget ng Krosta. Meron siya manual lockout. And the preload. Wheel kit sa unahan. Same lang din sa likod. Spokes 32. Double wall alloying rim. And naka shredder valve din to. Kenda tires yung ginamit. 29x2.10. Ayan. Tingin ko naman maganda na rin yung ganito. Nagulong, no? Fast rolling na rin to. Yung harap. 160mm rotor, 6 volts, and quick release. So QR, likod, and the harap. Head tube, tapered. And yung neko na to, malamang sa malamang, may mga kasabi na silvering daw to, pero depende rin siguro. Pero yung mga ganito karamihan pag mga stock, sa mga ganito bisikleta, ball bearing pa yan. So mag-expect tayo ng ilis sa mga ganito.
na hindi pa ball bearing yan, ball bearing pa yung mga ganito. 90 mm, para mong nakapositive, papuntang langit, yung kanyang stem. Clubbing 31.8, and ito ay alloy na rin, straight. Yung kanyang handlebar, mukha lang siyang bakal, pero alloy yan. Nung kami nag-det ko yan. Tingnan natin, okay, wala siyang, sa handle grips niya, wala siyang lock-on. Yung shifter naman ito ay Senza RX12, and yung kanyang hydraulic ay Sib Seamers. So ayan si Krosta 900. Unang-unang katanungan ko dito, bakit siya naging 900 or paano siya naging 900? Kasi walang specific na model yung nakalagay dito. Ito lang yung mga design niya, Ordecas Sports and Leisure, Mountain Race 1, and 29 sa taas. So yung 900 siguro on the paper na lang. Yung diniliver dito nung nasa box daw ay 900, Krosta 900 yung model nito. So yung size ito, size 18, kung medyo matangkad kayo, ito yung bagay na bagay sa inyo, siguro mga 5'8, 5'9, ito size 18 yan. Sinukat ko yung kanyang ano dito kanina, standover height ito around 750 mm. So ayan, size 18, ito naman na 58, so para ito sa mga matatangkad. Kung medyo maliit kayo, adjust na lang sa upuan, mabawin nyo na lang yan, para sumakto sa inyo yan. Ito ay nakahalotech na, so magkano to dito kay Budget Vice Cavite? Ang presyo nito, hindi ka ba Krosta 900? Ito, MTB, 29 by 12 speed, and alloy na, yung cash na ay 11,500, yung isasin niya ay 12,000 pesos, ito yung walang babies. So kung meron sila ang Shopee link nito, ilalagay ko sa description and sa comment section. Kung gusto niyo orderin to via online or via Shopee, pwedeng-pwede naman yan. So dito lang yan kay Budget Bikes Cavite. So yung kanilang Shopee page, nandiyan na rin. So ano nga ba yung nagustuhan ko dito? Yung frame nito, ito yung pinaka-nagustuhan ko dito. Yung kanyang frame ay parang brusco. Huli kong nakita yung ganitong style kay Foxter, Elbrus, kung di ako nagkakamali. Malapad yung taas. Ayan, siguro kung magti-trail kayo, ito yung magandang trail. Ito yung magandang MTB or frame na pang-trail na on the budget. Ayan, wag lang sa mga technical trail, siguro sa mga basic trail. Kasi malapad naman yung kanyang tubings dito. Sa baba, malapad din. Ayan. So okay naman, naka-tapered na rin sa harap. So pwedeng-pwede ito sa mga ganong klaseng trail, mga LS, sa mga light trail lang siguro. Huwag lang sa mga downhill. Baka mapunta kayo sa downhill. So ayan, pakita ko naman sa inyo yung isang na-budget natin na Krosta dito. Nadi-deliver na. Ito yung L2AX. Ayan. Ito yung naka-Sib-Seamers din. Hindi lang ito naka-Halotech. And naka-L2 na rin ito, 12-speed. Krosta Acre ito. So nadi-deliver ito ngayon. Ito ay 12,000 pesos, ito ay 11,500 pesos. Ang lamang siguro nito, mas malaki yung frame nito compared doon. Size 17 niya tayo kung doon nagkakamali, ito ay size 18. Medyo malaki-laki, pang matatangkad talaga to. And naka-halotech na rin siya dito. Ang di ko lang siguro na ano dito yung RX12. So mas maganda sana kung ginawa nilang L2 na lang din yan. O kaya Diore. Kahit pag mahal ng konti, okay lang. So 11,500. Ay, so ayan mga LL, anong pareho ba tayo na nagustuhan dito? May pagkabrusko yung kanyang frame. Ayan, paano kay Foxer na frame. So dito lang yan, sa Budget Bikes Cavite. Puntaan nyo dito, yung address nila is nandiyan sa screen. So ayan, Shopee, pwede rin kayo umorder. So like, comment, share, and subscribe. So be it, I love you. Signing off.